Starstruck's ultimate survivors are Janet Mercado! Sampung taon matapos silang tanghaling kauna-unahang Starstruck Ultimate Male and Female Survivors. Marami ng pinagdaanan at napatunayan sina Mark Heras at Jeneline Mercado. At pagdating sa kanilang personal na buhay, parehong naging makulay at minsay masalimuot ang mga relasyong kanilang sinuong. Saksi ang marami sa pag-iibig ng Mark at Jen at dahil bata pa noon, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Ilang personalidad din ang naugnay sa kanila. Parehong nagmahal muli. Pareho ring nasawi. Noong nakaraang taon, ay tinapos na ni Mark at Ina Asistio ang kanilang 5 taong relasyon. October naman last year nang maghiwalay din sina Jeneline at Luis Manzano. Hindi malinaw sa lahat kung anong dahilan ng breakup ng dalawa. Pero ayon sa ina ni Luis na si Batangas Governor Vilma Santos, huwag na natin bigyan ng intriga yan. Naging malapit din si Jeneline pero alam natin ang sitwasyon. Huwag na natin palakihin. Sa mga panahong bigo sa pag-ibig sina Mark at Jen, lagi silang nandyan para sa isa't isa. Si Mark naman kasi talagang meron siyang special place sa puso. Talagang, kumbaga, hindi naman mawawala yun eh. Hindi siya mawawala sa akin. Kasi talagang yung pinagsamahan namin talagang malalim. Nakamusta rin siya. Dato niya kung kamusta ako, kung okay na ba ako. Ngayong pareho silang malaya, maaari pa nga bang balikan ang naunsyami nilang pagmamahalan? Live ngayong hapon sa Star Talk, ang mga bida ng Rodora X, Mark Heras at Jeneline Mercado. Jeneline! Ang napakagandang Jeneline live to life kasama si Mark. Okay, matagal na naging kayo din. Ayun na ba? Thank you, Hardy. Matagal na kayong dalawa. Bata pa lang kayo nung time na yun. Nadiretsahan na tayo. Nung kayo, niloko ka ba ni Mark? Hindi. Siyempre, mga bata pa kami. Hindi pa namin alam yung paano mag-handle ng isang relasyon ng maayos talaga. So, hindi mawawala eh. Hindi mawawala yung madaming temptation. Lalo na di ba sa showbiz, madami talagang temptation, ganyan. So, I think normal naman yun. Lalo na't mga bata pa kami noong mga araw na yun. Mga oras na yun. Ikaw na lang. Okay. Nanonood pa kayo. Oo. Sino ang mga pinagselosan nyo? Mga pinag-aawayan nyo? Si Selmo? Sa akin, wala siguro. Sino talaga? Hindi, ako. Mark, sino? Kasi mukhang possessive ka eh. Hindi, ako nung medyo napahinga yung love team before. Every time na may nakakatrabaho si Jen or parang meron akong naririnig na alam ba yun na wala pa? na nung panahon na yon pag may naniligaw kay Jen, syempre dahil, di ba, dahil parang... Sino nga? Di ko, sino nga? Dahil mo pang paano-ano? Basta yun, nagsiselos ako before. Pag may katrabaho siya, wala. Ako naman magtatanong. Heart, ikaw ba pag na... Teka muna, no? Heart, ikaw ba pag nakikipag-break up ka sa boyfriend mo, anong ginagawa mo para makapag-move on? Friends, tapos magda-date ulit ako ng, di ba? Ganun ba? Hindi, I'm just honest. Kaya nga. Eto nga, Jen. Po. Pagka-break up nyo ni Luis, ganun din ba ginawa mo? Hindi, kasi iba na yung stage na iba yun, yung usapan, na, ibang usapan na yun. Pag ganitong level na iba ng stage, dati kasi pag nagmamahal kami, di ba pwedeng pag may nagpa-cute o kinilig ka, ganyan. Ngayon kasi pag nagmahal ka ng tunay, binibigyan mo ng chance yung sarili mo. Ako na sumugod para sa'yo. Thank you, hearty, love you! So, binibigyan mo ng chance ang sarili mo. Oo naman po. Pero yung mga naging feeling mo nang lumabas na hanggang ngayon daw, gusto pa ni Angel si Luis. Wala ang na ako dyan. Ang ibig mong sabihin, si Angel, all throughout na boyfriend mo si Luis, mahal niya pa rin si Luis? Nay, na wala na ako dyan. Hindi mo ba na-feel siguro dapat sila na lang ang tanungin nyo kasi ako wala na ako sa posisyon. Hindi, dyan, no. Sir. Nung time ba ninyo ni Luis, hindi mo ba na-feel na gusto niya pa rin si Angel?
ibang question na lang, Nay. Pwedeng ano? Hindi. Ano yung gusto ko? Yan ang gusto ko. Nay, naman so unfair. Nay. Hindi, so unfair. Kasi habang kayo pala, gusto pa siya ni Angel. Tapos habang kayo ni Luis, gusto niya pa rin si Angel? Hindi ko po alam, Nay. Ano na lang? Wala, hirap, no? Hirap eh. Ang hirap po, Nay. Ang hirap ng tanong niyo. Pasensya bakit na po. Bakit mahirap? Yung sabihin mo, ano, all throughout din, hindi mo rin siya mahal. Ay, wag na. Hindi, Nay. Ako na lang magsasagot, Nay. Pwede ako na lang sumagot. Oo, sige. Mabuti na nag-end kasi nag-waste pa ng time. Kung ganun talaga, di ganun wala tayong magagawa. Okay. Gusto natapos, natapos na. Okay. Mahal-mahal kasi Hardy. Masaya sila, masaya sila. Diba, Jen? Magiging masaya din, Jen. Nay, may question ka pa, Nay. Para kay Mark? Dalawa. Oo. Sa mga past relationship nyo, kanino nyo higit na, ano? Nasaktan. Ikaw, Mark, muna. Kanino? Oh, basta sabi mo kay Ina, awalin ka na naman mga fans. Hindi, ah. Nay, hindi kasi pwede bang iba? Kasi hindi naman ako talaga yung, iba yung nasaktan eh. Siguro yung... Hindi, sino mas naging nasaktan ka doon sa mga naging ano mo, karilas mo? Ako, ah... Na-pray kayo. Hindi naman siguro doon sa breakup nyo ni Nadia Montenegro, no? Hindi. Siguro yung pinaka-fresh sa akin, siyempre. Ito lang, di ba? Recently lang yung sa amin ni Ina, di ba? Pero yung kid dyan kasi before, sa totoo lang, 2 years bago ako naka-move on, eh. Yeah! Tagal. So, ang tagal. Ang tagal, ha? Oo, oh, seryoso. Ang tagal yun, Mark, ha? Kailangan, nasa-meet ka, Nay, ha? Nasa-meet ka po, Nay? parang ano, ha? Hindi totoo, ha? Hindi, Nay, kasi... 'Di ba nung panahon kasi namin ni Jen, syempre ayun nga mga bata pa kami, 'di ba? So kapag nagmahal ang lalaki kasi kapag nagmahal nung mga panahon na bata ka pa, talagang madamdamin kay, talagang alam mo 'yun, talagang ayun ba yung tawag, ano ba yung tawag doon, first love. First love never dies. Teka, alam ba ni Jen 'yun? Na hindi ka pa makamove on ng 2 years, alam ba ni Jen 'yun? Kasi 'di ba nung time 'yun, serious sundo-sundo mo pa siya pag wala siyang driver. Hindi ko alam. Ikaw, Jen. Kanino ka mas nasaktan? Kay Marco, kay Luis? Ka lang. Uy, wala. Sabihin mo na. Hindi naman, Nay. Ha? Ano ba? Pareho, kasi iba ka iba eh. Parehong, di ba pag natatapos ang isang relasyon, masakit talaga. Mm. Masakit kahit ano pang rason, kahit ano pang dahilan, pag natapos ang isang relasyon at hindi mo mo siya makakasama. Totoo yan. Talaga masakit talaga. O, i-promote yun na yung Rodora X. Alam mo, yung Rodora X kung kanino bagay, kay ano, kay Yasmin. Di ba kurong-kurong si Yasmin? Oh my God. Para sa kanya bagay yon. Totoo. Nanay talaga, naku. Bago mapunta pa sa iba, eh talagang magpromote na kami ni Mark. Opo, bukas na po magsisimula pagkatapos ng 24 hours. Ay, pagkatapos ng Carmela po yan. Sa GMA Telebabad, ang Rodora X. Abangan niyo po lahat yan, ang Carmela. Rodora X, abangan niyo po yan lahat. Bukas na po yan, January 27, pagkatapos ng Carmela. Directed by Direct Albert Langitan. Ayan mga po. Kasama po namin si Yasmin Curdy, Mark Anthony Fernandez, Ms. Glider Mercado, Mr. Gardner Versosa, Ms. Irma Adlawan at maraming po pong iba. Yes po. Abangan niyo po, Rodora X. Gusto namin magpasalamat hearty sa lahat ng mga fans na nagpunta dito at nagpagod talaga sila. Pass mo lang yan eh! Hindi na kasi nasaan lang siya eh! Kiss daw! Kiss! Sa hand! Oh!